Mayroong kumalat na tweet ngayong araw lamang tungkol sa plano ni Kai Soto sa kanyang career. Galing ito sa isang kilalang personalidad sa Philippine basketball. Ayon sa source niya, kung tawagin, ay next year na muling susubok si Kai Soto sa G League at hindi na maglalaro sa 2021 bubble season. Sinabi rin daw na tingin ng G League ay masyado pang hilaw si Kai Soto para sa draft, hindi katulad ni Jalen Green. Mainit na rumor yan, ano? Kaya naman dahil dyan, sumangguni kaagad ako sa East-West Private, ang humahawak ngayon kay Kai. Matagal ko na silang nakakausap at sila rin ang reason, pati ang kaibigan kong si Hoop Junkie, kung bakit na-interview namin si Kai Soto nun. Tinanong ko kung meron bang katotohanan itong kumakalat na balita. At sumagot din naman kaagad si Miss Patty na wala itong katotohanan. Parang yung mga jerseys na binibenta raw ngayon sa Manila. Kailangan na raw tumigil ng iba at respetuhin ang process sa karir ni Kai. Ang dami na raw fake news. Maigi raw na yung mga nakakakilala talaga kay Kai ay nire-respeto ang kanyang desisyon na tulungan ng bansang Pilipinas sa FIBA. Yun, yan nga ang statement ni Miss Patty. Tinanong ko pa siya kung meron pa ba siyang idadagdag dahil gagawin ko to ng video. Sinabi niyang wala naman na bukod lamang dyan sa kumalat na fake news na yan. Sobrang focus daw ngayon si Kai sa Gilas at meron silang trabahong kailangan tapusin. At para sa akin, abangan na lang natin, di ba? Ang mga susunod na hakbang na gagawin ni Kai matapos ang kanyang FIBA stint. Aaminin ko, miski ako nangihinayang, lalo pag nakikita ko ang mga litrato ng Ignite na magkakasama at wala ang 7'3 Filipino big man na si Soto. Pero pinili ni Kai ang Gilas Pilipinas at wala naman tayo sa posisyon niya para i-judge siya at ang kanyang kampo. Kanya-kanya lamang na mga priorities yan. Katulad kay Bobby Ray Parks Jr. nun. 92 ang kanyang scout grade sa ESPN at maglalaro pa sana sa isang NCAA Division 1 school. Pero mas priority niya ang kanyang tatay kaya umuwi muna siya ng Pilipinas. Kay Kai Soto naman heto, kung tingin niyang best sa kanya na tulungan ng Gilas, baka sakaling makapagpasiklab din sa tatlong games natin this window at makuha ang atensyon ng mga NBA scouts, ay wala tayong magagawa. Desisyon niya yun eh. Respetuhin natin. Palagi namang may mga what if sa buhay, di ba? Kaya tayo nandito kay Kai para suportahan siya. Yun lamang ang maitutulong natin sa kanya bilang fan. Yun lang mga pare ko eh. Kinumpirma na ng kampo ni Kai na walang katotohanan na magbabalik ng Ignite si Soto next year. Pati yung sinabihan daw itong masyado pang hilaw para sa NBA draft. Though may statement ako nabasa nun galing sa isang scout ng ESPN. Matapos nitong mapanood si Kai na maglaro sa Ignite, sinabi nitong hindi pa ready si Kai sa NBA kung paglalaroin na siya kinabukasan. Pero sa positives, natututo naman daw ito at unti-unting nakaka-adapt sa NBA style na basketball. Trust the process lamang, hindi ba? I believe malaki pa rin ang chance ni Kai na ma-draft sa NBA. But here's my honest opinion. Malaki ang chance niyang ma-draft dahil sa mabubuksan na market ng isang NBA team sa Pilipinas. Ang kailangan niya ngayon ay mapalitan ng reason na yun. Kailangan niyang ma-draft kasi gusto siyang paglaruin. Gusto siyang i-develop ng isang NBA team into a decent to an all-star NBA player. Yun yung pangarap ni Kai. Hindi lamang basta maging NBA player, kundi maging NBA all-star din. Yun, ikaw pare ko, anong opinion mo rito? Komento lamang yan sa ibaba, i-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay, thanks for watching mga pare ko. Bye-bye!